Hi guys, good day po ulit sa inyo at meron na naman tayong isang interesting na topic dito sa ating trading vlog. So ngayon, pag-usapan po natin kung paano ako nag-gain ng 12,572 pesos dito kay SM. So meron tayong nilagay dito yung sikat na pangalan ng isang libro, Trading in the Zone, para hindi tayo masyadong mahalata. So, ito kasi, ang nangyari po dito sa video na to, kita natin, nag-trade lang tayo sa isang range. Ayan. So, alamin po natin kung anong meron dito sa profit natin. Okay? So, ito po ang ating vlog number 33. So, explain natin kung paano po tayo kumita ng 12,572 pesos dito kay SM Investment. So, blue chip po yan guys. Ha? So, isa sa mga malaking company sa ating index. Ayan, so bago ko makalimutan, pa-subscribe po ulit dito sa ating channel para po tuloy-tuloy po na magkaroon tayo ng mga study or lessons about trading or investing. Ayan, so guys, ito po yung chart nung ginawa ko tong trade na to kay SM Investment. So kung mapapansin nyo, medyo matagal po siya ha? Mula February 2019 hanggang June 2019. So, halos more or less 4 months yung trading po natin dito. So, minsan ganyan tayo katagal kasi kung titignan mo po yung index natin, PSEI index, itong nasa chart. Sideways lang po siya. So, taas-baba lang po siya dito sa kanyang trading range. Ayan. So, meron akong next chart. Ayan. Nilagyan ko po siya ng Darbus box para mas malinaw na makita yung direction po ng market. Ayan. So, yan po yung isang gamit ng ating Darbus box para malaman yung direction ng isang market. Ayan. So, makikita nyo naman, nandito lang siya sa loob ng ating range. Ayan. So, bumuo siya ng isang pattern. So, ano yung trading lesson na nakuha ko sa pag-invest sa blue chips naman na ito? So, una po, gumagalaw po yung blue chips natin halos parehas ng ating index. Kaya makikita mo doon sa mga review ko, lagi kong inuuna yung PSEI index. So mga blue chips po kasi ang nandito sa loob ng index na to. So may kanya-kanya silang weight or value. So si SM, isa po siya sa malaki yung value or weight dito sa ating blue chip index. So next, so kapag may trading range, kasi yung nangyari ko, isang range po yung lumabas dito na napansin natin nung nagtitrade tayo, opportunity to sell po pag malapit na siya dun sa kanyang resistance areas. Ayan. So tingnan natin. Ayan. So ito na po yung ano, yung chart ni SM nung mag-start tayo mag-trade sa kanya. So kung makikita nyo, mas malinaw to kaysa dun sa index, kasi ito kasi yung nakatutok sa akin ng stock nung time na yon. So wala po tayong ibang mahanap na magandang stocks nung time na to. Kaya pumupunta tayo sa mga blue chips kasi kahit mag-down po ang mga companies na to, alam natin value company. So wala tayong masyadong worry kung maiiwan or maiipit yung pera natin sa kanila. Kasi babalik at or high chance na babalik po yung kanyang price. So ang nangyari kasi dito, nag-down po yung index natin at sumabay po lahat ng ating mga blue chips. So bumagsak po si SM. Then meron siyang isang malaking candle, alam ko mga more than 3% ang drop na to. So alam natin pag ganito yung drop, very unusual sa isang blue chips na wala namang bad news. So ang ginawa natin, bumili tayo sa kanya unang-una. And then napansin natin, umakit naman siya nung after a few days. Pero nakita nyo dun sa yellow line yung MA20, nag-bounce back pabalik yung price nung ma-hit niya itong MA20. So, parang meron na tayong idea kung hanggang saan yung pwedeng maabot ng stock natin na to during sa kanyang mga next na trading days. Kasi meron na siyang nabuong resistance area. So, nag-coincide dito sa isang doji natin na lumabas dito. Tapos, sa MA20, pag ginuhitan mo yun, medyo match po sila. So, alam natin, malakas na resistance yung area niyan. So, ayan. So, makikita nyo naman yung buong trading range niya. Naglaro lang po dito sa loob ng ating
Darbus Box. Ayan, so check natin yung actual na trading natin. So, kung mapapansin nyo, nagcha-charting talaga ako previous trades ko. Minamap ko po talaga siya. Kasi isa pong magandang feedback sa atin bilang isang trader. Magkaroon po tayo ng trading journal. At lagi ko pong sinasabi sa case ko, kasi medyo busy nga tayo. Sa chart na lang po niya ako naglalagay ng mga buy points, saka sell points, and then ina-analyze ko na lang siya as a whole. Ayan. So, kung makikita nyo, nagbabay ako sa mga support areas ni SM. And then, yung first selling point natin, mapapansin nyo, nag-coincide ulit siya dito sa ating horizontal resistance. Ayan. Kasi pag gugwait ka ng linya dito, na may puwersa po, parang bumabalik bigla yung prices natin pag nare-reach niya. So, nag-sell na tayo nung una, nung time na to. And then, nag-retrace na naman siya pabalik. Tapos, nagbabay ulit tayo sa kanya. So, napapansin natin, nag-hold naman yung support niya. Kaya, ang ginawa natin, basta pumupunta dito sa baba yung kanyang price, buy lang po tayo ng buy sa kanya. And then, kita nyo yung next selling area natin. Doon na naman sa kanyang resistance points. And then, so, nagtuloy-tuloy po ito ng ilang buwan. So, basta pumupunta doon sa resistance area, nagsisell po tayo sa kanya para kahit papano, meron po tayong pakonti-konting gain sa kanya, di ba? And then, suddenly, meron dito, meron siyang steep drop. So, nung time na to, hindi naman tayo masyadong kabado kasi nagsisell po tayo sa kanya. So, nababawasan yung capital natin every time na mag-sell sa kanya. And then, yun ulit yung pinabibili natin sa kanya habang bumabagsak yung kanyang price. So, very unusual pa rin tong drop na to kasi kung titignan po natin yung earnings, kung iba-backtrack nyo to, double digit po yung earnings ni SM Investment. So, hindi tayo masyadong worry na mag-drop yung kanyang price kasi alam natin, itutulak yan pabalik ng mga big-time investors natin kasi okay naman po yung company natin. So, tuloy-tuloy yung pagbili natin sa kanya hanggang sa makapunta ulit siya sa kanyang resistance points. And then, nag-sell na naman tayo. So, actually, dito sa area na to, around June, binenta na natin siya. So, bakit ko siya binenta? So, makikita po natin. Ayan. So, kung napapansin nyo, doon sa ibang videos ko po, lagi akong tumitingin sa RSI natin kung saan ako pwedeng mag-sell. Halimbawa, may profit na ako. Makikita nyo kasi may pattern siya eh, di ba? So, may binilugan ulit ako. Ayan, so, nung nag-pick yung stock na to, dito po sa area na to kung saan may bilog ulit, yung RSI niya hindi po umaabot ng 70. So, bago mag-70 yung RSI, nagbebentahan na po yung mga investors natin kaya bumabagsak yung price. So, dalawang beses nangyari to eh. Ayan, so pagdating nga po dito sa dulo kung saan yung RSI is almost 70 na, nilabas na po natin yung investment natin sa kanya kasi parang pabagsak na naman siya eh. So, ayaw na natin maipit ng matagal dito sa stock na ito. Ayan, so, binuhos na po natin lahat dito sa area na to. Ayan, so, nakalabas na tayo sa stock na to. Ayan, next po. So, ito po yung mga gains natin sa kanya. Kung makikita nyo, ang dami, di ba? Pero, kung makikita nyo naman, maliliit lang po yung mga values. So, meron tayong 1,400, 1,100. Ayan po. Pag may 1,000 gain tayo, nagsisell na tayo sa kanya, di ba? Ayan. So, naiipon kasi siya eh. So, dumadami naman siya. Although maliit siya. Kasi nga, wala tayong magawa eh. Nasa sideways po yung market. So, sabi ko nga, kahit maliit na gain lang, kinukuha na natin siya. Kaysa mag-incorp po tayo ng losses sa kanya. Ayan. So, may 200, may 165, 800, 500, 1,500, and then sa last, 3,500. So, nilabas na po natin ng time na to. At pag tinotal mo po lahat ng sum na ito, umaabot siya ng 12,572.48. Diba? Okay na, di ba? Sa isang sideways na market, pwede po tayong kumita pag ganito yung technique na nagamit natin sa kanya. Ayan, so punta tayo ng konti sa Investagrams para malaman natin yung nangyari sa stock na to nung makapagbenta na po tayo. Okay. So, ayan, kung mapapansin nyo, ito yung area na nagbabuy and sell tayo sa kanya. Tuloy hanggang dito sa banda rito. So, nag-sell na tayo nung dito sa candle na to. Kasi tingin natin pabagsak na naman siya eh. So,
So marami na kasing stock ng time na to na nag-aakyatan. So kinuha na natin yung capital para makalipat naman tayo sa iba. Pero ang nangyari, tignan nyo guys. So palitan natin. Ayan, so umakyat pa ng umakyat itong si SM. Hanggang sa ngayon is actually na-break na niya yung previous high niya. So after ilang buwan naman, so umabot siya ng mula June nung huli tayong magbenta sa kanya eh. So June to December, after 6 months ulit, saka pa lang umakyat yung price niya. So ganun po si Blue Chips. Pag gumalaw po siya, masyadong maliit lang, tapos matagal po siya. Pero makikita mo naman, pag once na umangat po yung index natin sa sasabay po kasi yung mga Blue Chips. Ayan, so although hindi ganun kabilis yung pag-akyat niya, slowly but surely, di ba, paakyat po yung price ni SM. So maganda po yung nangyari kay SM kasi lahat po ng prices is above MA100. Ayan, so kung nakabili ka dito sa bounce area na to, maganda, di ba? Ayan, so yun po yung trading lesson natin dito sa Blue Chip na si SM natin. Sana may nakuha po kayong magandang lesson sa kanya. Kagaya ko na natuto ako mag-sell doon sa mga resistance area natin. Ayan. So, bagong lahat, subscribe ulit kayo dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan. Marami po tayong trading lessons na natutunan at continuously bablog po natin to para po makatulong sa atin. So, nag-aaral ako at nakikita niyo po ano yung results ng mga pinag-aaralan ko. Ayun. So, yun lang. Maraming salamat po. At see you again sa aking next trading vlog.